ng paano po sila nakatating nato o tinago sa pagdaminan sa lang isulti karon at pula. So, thank you up sa ato saan na sa nagsaulo ato mga senatorya po senator attorney Dan Castisoles senator Samira Goto attorney Gupit Sison Dr. Clar Balita Dr. Willie Old kung panilain isa yung sa Dr. Willie kabili ako mga yon kinamina ang ato mga banila ng aktivitas ato mga bisita in behalf of the Mayor of Sugod we welcome our visitors from Team Denis Isko welcome everyone sa ato second part sa ating Grand Valley Fair. Once again ladies and gentlemen, Honorable Vice Mayor Jose Ramil Guoro may palapakan. So let me call in Kuya Eric to acknowledge our first senatorial candidate. Thank you, okay, mga sugundog! Ang down na mo! All right! Ako mapagkakas sa ako mga kapitato kontra sila nyo. Ang unang ako nagpapakal ninyo, hindi na ilan ako na usa, na abogado. Kami, Secretary sa Department of Land Reform. Pag-usap sila na umor at rupiso. At mga kasama, mga kapatid kong sumundo, siya lang naman ang nakapagbigay ng 429 hectares na lupain para sa mga mahirap sa buong Pilipinas. Ladies and gentlemen, please welcome mga mesa sa Baluwa, Atone, Don Castillones. Mayong ito! Malipayong kayo? Mahal mo si Isko? Gusto nyo lang makinig si Isko? Okay, bago magsasalita si Isko, pakinggan nyo muna po ang kanyang mga kandidato para sa senador. Okay po ba yun? Okay, alam nyo po, mabigat po ang problema ng bansa natin ngayon. Unang-una, meron po tayong problema sa pandemya. Tama ba rin? Mataas po ang presyo ng krudo, petrolyo at palabilihin dahil sa gera sa Russia at sa Ukraine. Tama ba rin? Pangatlo, maraming bagyo na dumarating dito sa bansa natin. Tama ba rin? Pang-apat, malaki ang utang ng bansang Pilipinas. Tama ba rin? Kaya kailangan po natin ng isang pangulo na galing sa mahirap, isang pangulo na naranasan kung paano maghirap, isang pangulo na may kasing-karing para sa mga pobre, at yan ay walang iba kundi si Mayor Isko Moreno Tomabuaso. Isko nga natin, Isko! 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 Salamat po sa inyo. Alam nyo, sa totoo lang, mabigat ang laban ni Mayor Isko Moreno. Kaya kailangan po niya ng mga kaalyado sa Senado para gumawa ng batas. Tama o mali? Ang gawain ng isang senador ay gumawa ng batas. Anong gawain ng isang senador? Gumawa ng batas. Kaya kailangan po ang senador dapat kwalipikado, may eksperyensya, at may napatunayan niya. Tama ba rin? Ako po ngayong umaga nito ay nag-a-apply at humihingi ng tulong sa inyo para sa inyong boto na sana ay tulungan niyo po akong maging senador ng ating republika. Pwede po ba yun? Okay. Magpapakilala lang po ako. Ako po ay si Brother John Castisiones.
brother ang tawag sa akin, pero isa po akong abogado ng 30 taon na. Ha? At meron po akong anak na dalawang abogado na mga binata pa. Meron ba dito ang mga dalaga na wala pang jowa? Pwede bang makuha yung number ko mamaya? Pakibigay lang kay Jopet Season! Okay, okay. Alam niyo po, unang-una, tuwa-tuwa po kami dahil napakainit ang inyong pagtanggap kay Mayor Risto Moreno at ang kanyang slate ngayong umaga nito. Kaya sana po ay totoong tulungan niyo po kami. Malapit na ang eleksyon ngayong May 9. Okay? Ako po ay nakapag-aral sa Philippine Military Academy. Miyembro po ako ng Class 83 ng PNA. Pangalawa, ako rin po ay meron pong Masters in International Law. Nag-aral po ako sa University of Canterbury sa London Law Center sa United Kingdom. Pagdating po sa eksperyensya, nag-umpisa po akong maglingkod sa gobyerno. Nung ako'y naging director sa POTC, ang Department of Transportation and Communication, naging undersecretary po ako ng Department of Interior and Local Government, at naging secretary ng Department of Agrarian Reform. Alam niyo po ba kung anong tungkulin ng isang secretary sa Department of Agrarian Reform? Mamigay ng yuta para sa ating mag-uuma. Ha? At kung ako po ay sekretary, nakapabigay po ako ng halos kalahating milyong hektarya ng lupa sa buong Pilipinas. Ilang beses po akong pabalik-balik dito sa Southern Leyte. Kasama ko po si Governor Mian Mercado para namigay ng lupa sa ating mag-uuma. Kaya po ako tumatakbo na isang senador dahil gusto pong ipagpatuloy ang pagbibigay ng yuta hindi lang sa magsasaka, hindi lang sa mag-uuma, kung hindi sa lahat ng mahihirap na mamamayang Pilipino. Ang bawat mag-uuma ay binibigyan po natin ng tatlong ng hindi hihigit sa 3 hektarya bawat isang tao. Sino may gusto ng yuta? Sino may gusto ng yuta? Okay, magagawa po natin yan dahil yan po ay isa sa mga programa ni Mayor Risto Moreno. Ang gusto niya, tulungan ang mga mag-uuma at lahat ng mahihirap nating kababayan. Kaya sana po sa darating na eleksyon, huwag niyo pong kakalimutan, Mayor Risto Moreno, anong numero ni Mayor Risto? Number 3. At ako naman po, ang numero ko ay number 13. Ha? Ano pong numero ko? Ang numero 13 po ba? Swerte o malas? Sabi dito, swerte. Sabi, malas? Swerte po yan pag binoto niya ako. Ano ba? Malas kayo pag hindi ako binoto. Mga minamahal kong mga kababayan dito sa Southern Leyte, sana po ay huwag natin sayangin ang pagkakataon na maglagay ng isang presidente na nakakaunawa sa hirap ng mga mahihirap. At yan ay walang iba kundi si Mayor Risto Moreno. Dumagoso. Ulitin na po natin. Mayor Risto Moreno! Okay, maraming salamat po. At ako naman po si Attorney Brother John Castrillones. Ano pong numero? At huwag po natin kakalimutan ang ating pong mga kandidatong senador, si Jopet Season! Si Samira Gutong! Si Carl Balita, number 6! At saka si Doc William. Maraming salamat po! Maraming salamat!
magandang hapon po sa inyong lahat. Okay, maraming salamat po. Dili nato kalintan, numero 13 sa balota. One of the senatorial candidates, Attorney John Castrichones. A round of applause. At ngayon, siya ay dating mambabatas sa Autonomous Region of Muslim Mindanao or ARMM at naging miyembro ng Bangsamoro Transition Commission na pumarangkas ng Bangsamoro Basic Law para sa pagsusulong at pagtatanggol sa karapatan ng mga kababaihan, kabataan at mga kapatid na Muslim sa Senado, ang kandidato ng Aksyon Demokratiko sa pagka-senador, ladies and gentlemen, Sugod and Southern Leyte, number 32 sa balota, we have Samira Dotong. No.
season. Kilala ninyo ako? Nanonood kayo ng aming programa? Kapag nasa katwiran? Ipaglaban natin Jopet season para senador. At tagay na kami nagbibigay ng libreng payo legal. Ang dami lang gumulog sa aming tanggapan. Meron dyan pumunta dalagang may anak. Inaalam kung kanino ang apelyido ng anak. Pag-asawa, may anak na mababa sa 7 taong gulang, nag-away ang mag-asawa, naghiwalay, nagtatalo kung sino ang mga ngalaga. Sa bata, meron tinanggan sa trabaho, hindi man binigyan ng notice. Meron naman inaresto 1 linggo na, hindi pa sinasampahan ng kaso. May divorce ba sa Pilipinas? Napakaraming problema ang dinulog sa ipaglaban mo. Narinig ko po lahat yan. Nais ko pong maging boses ninyo sa Senado. Ang mga problema ang narinig ko, gawan po natin ng solusyon. Ipaglaban po ninyo ang inyong boses. Ipaglaban po ninyo Jopet season para senador. Sabi ni Jan Castriciones, ang trabaho ng senador gumawa ng batas. 9 years, 9 taon akong gumagawa ng batas. 3 taon sa barangay, 6 taon sa sangguniang panglungsod. Umabot sa 270 ordinansa at resolusyon ng aking napaprubahan. Ang tawag sa akin sa Quezon City, ama ng TODA. Ang kauna-unahang ordinansa na nagbigay ng boses sa TODA, ako po ang mayakda. At yan po ginagamit ng lungsod ng Quezon. Isa rin po ako sumiyakda ng pamantasang politekniko ng lungsod ng Quezon na ginagamit din po ng mga mag-aaral. Sino dito ang may problema sa bahay at lupa? Ang dami! Sino walang bahay at lupa? Mas marami! Sino ang may gusto ng bahay at lupa? Ako po'y naglingkod na Assistant General Manager ng National Housing Authority, NHA. Bilang NHA AGM, nakapagbigay solusyon sa pabahay sa 135,000 families. Naging presidente rin ng National Home Mortgage Finance Corporation. 11 years ng aking paglilingkod nasa larangan ng pabahay. Nais ko pong makatulong sa problema ng pabahay ng mamamayan ng Pilipinas, ipaglaban po natin ang pabahay. Ipaglaban ninyo, Jopet season para senador. Ano ang pipiliin ninyo? Salita o gawa? Pangako o prueba? Kwento o resibo? Kwento o resibo? Resibo! Tama-tama? Tama-tama? Benta na akong resibo! Ang resibo na ito, resibo ni Isko Moreno Domagoso. Pahabaan ang resibo! Suriin ninyo ang lahat ng tumatakbong kandidato. Wala na pong hahaba sa resibo ni Isko Moreno Domagoso sa larangan ng pabahay, ng kalusugan, ng social welfare, ng redevelopment. Wala pong tatalo sa resibo ni Isko Moreno Domagoso. Si Isko Moreno Domagoso, dahil sa resibo ito, pinapakita na siya ay may malasakit. Pinapakita niya, tao muna, mamamayan muna, servisyo muna. Pinapakita niya siya ay may kakayahan. Kaya mga kaibigan, tayo po ay mag-isip. Wala pong tatalo. Kailangan po ng bansa ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Sino? 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 Ipaglaban natin Isko Moreno Domagoso para Pangulo. O, bibigyan niyo ng resibo. Sino may gusto? Huwag niyo po pulitin.
ginawa sa Maynila, gagawin sa buong Pilipinas. Ipaglaban natin Isko Moreno para Pangulo. Ipaglaban natin ang ating doktor. Pinagkakatiwalaan ninyo ang Vice President natin, Doc Willie Ong. Palakpakan natin si Doc Willie Ong. Sino ang gusto ninyo ang mga senador bago o luma? Bago o luma? Buti na lang, bago kaming apat. Kaya kung kayo tatanungin kung sino ang senador ninyo, ang sagot natin, bago kasi. Pakiulit po, bago kasi. Bago kasi. Ba? Balita. Go? Guto. Ka? Castraciones. Huwag niyo kalimutan yung si. Si? Season. Bago kasi. Bakit hindi kami iboboto? Bakit kami maglilingkod sa inyo ng tapat? Ipaglaban po natin, balita. Lutok, Castriciones, Season. Ako si Jopet Season. Ano pangalan ko? Ipinaglalaban ko, pabahay, pagpapalawig ng kalaman legal, pagpapalakas ng barangay. Sino walang pera? Pag kayo di walang pera, kayo, mag-indipit kayo ng 5-6. 5-6. Okay. Nag-indipit kayo ng 5-6. Yan yung masamang 5-6. Merong mabuting 5-6. Alam nyo kung ano yung mabuting 5-6? Alam nyo ba kung ano yung mabuting 5-6? Tatali ko na ako. Sa manota, Jopet Season para senador, ipaglaban po natin. Tandaan po natin, tayo ay nalalapit na sa eleksyon. Pagdating, habang lumalapit, lalong nagkakagulo, lalong dumadami ang salitaan, lalong dumadami ang fake news. Kapag kayo ay nalilito, tingnan natin kung ano ang ginawa. At kapag tinignan nyo ang ginawa, talaga naman ang iniisip taong bayan, ang iniisip Pilipinas. Kaya kung tinignan ang ginawa, yan ay tunay na nasa katwiran. At kapag nasa katwiran, ipaglaban natin ang ginawa at gumawa at gumawa. Walang iba, Isko Moreno Dumagoso. Ako po, muli, si Jopet Season. Anong number? 56! Anong pangalan ko? Paglalaban ang barangay, ang pagpapalawig ng kalaman legal, ang hustisa, pinaglalaban ang pabahay. Kapag nasa katwiran, ipaglaban natin, Jopet Season, para senador. Magandang umaga, maraming salamat sa inyo lahat. Dr. Willie O.
Okay, everyone, stay put lang tayo dyan. Yes. Ladies and gentlemen, for Vice President, Dr. Winnie Hong. Ako naman tapat sa inyo eh. Naniniwala ako marami-marami akong followers. At malaki chance natin. Sino ba nanonood sa amin sa Facebook? Sino ba boboto sa amin? Thank you. Sana po tulungan nyo kami. Kahit anong mangyari, babalik ako dito sa Leyte. Okay? Kapag hindi nanalo, babalik pa rin ako. Konti lang matatila namin. Kung ano lang kaya namin dalhin. Pero pag nanalo tayo, isang barko dadali natin dito. Kung punoy natin yung health center, hindi namin kayo makakalimutan. Tandaan nyo yan. Hindi kami yung politikong nawawala, nagtatago, may bodyguard, o may bulletproof na sasakyan. Talagang lumalapit kami sa tao kasi gusto namin talaga kayo tulungan. So yun lang po, mahal na mahal po kayo, mag-ingat po tayo lagi. Darating na ating presidente, lang minuto na lang. Huwag natin kakalimutan ating apat na senator, okay? Samira Gutok, huwag kakalimutan. Joko Chison, Kain Palipa,
at John Castriciones. Thank you so much. Mag-ingat po kayo lagi. God bless. Thank you. Hindi na ako yung tanong resign sa balota. Dr. Willie Ong for Vice President. Ano na nagmasibang parapakan? Mga sugo niyo ng Sabra Leitanios. Okay! Sugod of Southern Leyte, ang dagdag mo! Basta Bisaya! Sino ang ating presidente? Don't panic! Don't panic! Okay, let me check. Ladies and gentlemen, magiging bagong pangulo ng Pilipinas. Mag-2 joints na tayo, everyone. Here he is, Isko Moreno. Basta't mag-isko ka lamang.
Ulitin ko, ang pangarap nyo ay makakanta. Everybody? Pilipinas at kasama na ito sa kalisod at ang pinahong